Ayan, muli po isang magandang araw na naman sa ating lahat mga boss at Rick Lords TV po. Tayo po muli ay nandito na naman para magbahagi ng isa na namang panibagong video. At sa video na to ay bahagi ko sa inyo yung tungkol sa radio wiring diagram ng Isuzu NPR. So yan po, pero bago ang lahat mga boss, nais ko lang magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa aking YouTube channel at sa lahat ng nag-follow sa aking Facebook page. Yun kasing aking Facebook page at YouTube channel ay isa lang ang pangalan. So isa na lang aking pasalamat sa inyong lahat. So maraming salamat sa inyong lahat mga boss. At sana po patuloy niyo pa rin akong suportahan dito sa aking mga video na ginagawa. At doon na yun sa mga hindi pa nakapag-subscribe at nakapalo sa aking Facebook page, please pakipalo at subscribe na rin yung aking YouTube channel. So yan po mga boss, tara sabay-sabay nating panoorin tong bagong video na aking ibahagi sa inyo ngayon. So pasok mga kaibigan. So yan po mga boss, ating makikita, ito na yung ginawa kong buong wiring diagram ng radio unit ng Isuzu NPR at explain ko sa inyo. Kaya ko naman naisip na ibahagi itong buong wiring diagram ng radio unit ng Isuzu NPR dahil po doon sa mga bagong unit ng Isuzu NPR na dumarating ay hindi pa nakakabit or naka-install yung bagong radio unit pati na rin yung wiring connection. Pero yung wiring niyan ay meron ng nakaabang na power and ground input at pati na rin yung output ng speaker. So pagka gumawa tayo ng PDI or pre-delivery inspection ng Isuzu NPR, kasama nating ikabit yung bagong radio unit at pati na rin yung wiring connection. So itong aking ipapakita sa inyo na buong wiring diagram ng radio ay magiging guide natin to just in case na gumawa tayo ng bagong unit ng Isuzu NPR at magkabit tayo ng radio. Kasi po doon sa bagong radio ay wala ring wiring diagram na pinapakita. So madaling sabi, wala tayong makikita doon na magiging guide natin na wiring diagram. Pero itong transformer, meron siyang pinapakita na initial na wiring guide. So yan po, itong Isuzu NPR ay 24 volts to mga boss. So ang ginawa ko dito ay sinama kong renewing yung dalawang battery. So ito yung dalawang battery. Tapos itong circuit ng radio ay meron niyang dalawang fuse. So ito yung dalawang fuse niya. At nandito yung ignition switch. Tapos ito yung kanyang transformer. Yan. Then ito yung radio unit. Tapos ito yung left and right na speaker. Dalawa lang ang speaker ng radio sa Isuzu NPR. So yan, ito yung mga component na kasama sa buong circuit ng radio. Ngayon, una, bigyan ko lang kayo ng tips dito sa transformer. Itong transformer mga boss, mayroon siyang tatlong wire sa input at tatlong wire din sa output. At itong tatlong wire sa input at output ay mayroon niyang color coding. So ayan aking pinakita dito. Mayroon siyang red, black, and yellow. So itong red ay ito yung key power. Then itong black ay ito yung ground. Then yung yellow ay memory. So ayan, itong memory, ibig pong sabihin, ito yung hot at all time na wiring. Ibig sabihin, live wire to. Then itong key power, ibig pong sabihin, ay pag-turn on ng accessories or sa ignition yan. So ayan, ngayon yung wiring connection ay ating isa-isahin at para mas maintindihan nyo yung ginawa kong buong wiring diagram. So ayan yung battery, para magiging 24 volts yan, itong negative sa kabila ng battery ay mayroon yung wire na nakakabit dito sa positive naman sa kabilang battery. Then itong negative dito sa kabilang battery ay naka body ground. Tapos itong positive nyan, ito na yung magiging output nyan ay 24 volts. At yung wiring nyan ay nakakabit dito sa input ng ignition switch. Tapos yung itong fuse na to ay ito yung para sa accessories. So galing dito sa accessories, makakabit sa input ng fuse na to. Then, yung output naman ay makakabit dito sa input nitong transformer, which is 24 volts in. So, yan. Tapos, itong isang fuse ay ito yung hot at all time. So, galing dito, makakabit yan sa input. Then, yung output naman, makakabit din dito sa input ng transformer, which is in na 24 volts. Then, yung isang wire ay maka-body ground. So, yan. Nakita nyo may body ground. Tapos dito naman sa output, ito na yung 12 volts. So ito yung ground niya, makakabit sa in naman itong
radio unit. So yan. Tapos yung isang wire naman, ito yung hot at all time, makakabit din dito sa input ng radio unit. Then yung accessories ay makakabit din dito sa input ng radio unit. Then yung dalawang speaker, so ito yung right side, meron yung positive at negative. So yung positive dito sa radio, makakabit sa positive din ng speaker. Tapos yung negative dito sa radio, makakabit din sa negative ng speaker. Ganon din yan dito sa left side. Yung positive dito, makakabit sa positive ng speaker. Tapos yung negative nito ay makakabit din dito sa negative ng speaker. So ayan po mga boss, ito yung buong wiring diagram ng radio unit ng Isuzu NPR. At sana po itong video na to ay makatulong to sa atin at mayroon kayong napulot na konting kaalaman tungkol dito. So ayan po, hanggang dito na lang yung video at maraming salamat ulit sa inyong panonood. At sana po sa sunod pang mga video ay patuloy nyo pa rin akong suportahan at panoorin ang lahat ng video na aking magagawa. So bye bye at see you sa sunod pang mga video tutorial.